araw sa atin. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa isa kong video na kailangan may guide tayo sa gilid. Yun, ng dalawang 10mm. Yan. Ganyan natin para nakikita niya yan. So, yan may guhit yan na lapis na sakto dito sa ating wall sa gilid. Tapos, pagdating doon, para yung kahit nahigpitan mo yung tie knot natin, so hindi siya may stopper doon na magano sa plywood. So ganun din yan sa gitna. Isa, dalawa, tatlo, apat. So sa dulo hindi pa nalagyan. Lalagyan pa yan bago pupormahan. So yun yung pagkakasunod-sunod yan. Ile-level mo muna. Level sa gilid. Susukatin yung eskwala niya. Yung mga pader. Tapos lagyan mo ng tansi. Tatansi yan. Tapos lalagyan mo vertical horizontal na bakal gaya din sa pag-hollow blocks. Kung ano yung standard, ganun din sa wall natin. Tapos, ang pagkaibahan lang ito. Yung guide, yan. Pero may tansi yan na. Bago kayo maglagay ng ganyan, kailangan may tansi kayo. Para pantay-pantay. Para pagdating sa buhos, pantay. Yan. Hanggang doon sa dulo. So, yan yung tips sa paggawa ng forma na buhos sa ating mga pader. So, yan lang guys. Abangan ang mga susunod na updates natin.